So finally no ay natapos na po yung ating housing para sa ating mga native na manok like Sampi native chicken. Ang iba siguro hindi siguro familiar sa mga Sampi native chicken and also yung mga Bisaya mga manok. That's mga native na manok pa rin. At ang pinakarami dito sa akin ngayon is yung mga basilan. Yung mga oriental breed na klase ng mga manok. So, supposed to be, yung ganong klase ng mga manok na makonsider natin as a native, ang setup sana nila ay naka-clearance sila dapat. Pero, sa ganitong area na may mga kapitbahay tayo, mayroong mga pananim dito, yan, baka makapinsala pa sa iba na mga pananim. Ay mas maigi na lang na gagawin po natin sila ng housing para anytime kung mag-vaccine tayo, anytime kung sino yung nagkasakit, ay madali po natin mamonitor yung ating mga manok. And hindi siya katulad nung sa mga previous na mga manok natin doon sa probinsya ng Cebu na yung setup is naka-clearance lang sila dahil wala naman tayong kapitbahay, malayo yung kapitbahay at wala namang mga pananim na pwede makapinsala sa ating mga manok. Kaya pag-transfer natin dito, ayan, lahat ng manok dito ay wala na pong nakagala lahat. Hindi na siya yung setup na naka-freeze yung sa atin. Sa atin, hindi na lahat sa kanilang pabahay yung ating mga manok. So ngayon, para malaman nyo ninyo kung ano yung design ng ating housing para sa ating mga native chicken, ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga manok po namin. So yan o, yung ating pabahay ng ating mga manok. Actually, ito is back-to-back ito eh. So dito, may mga manok dito sa likod. Yan o. Dito, may mga manok din ako dito. Yan o. So naka-back-to-back siya. Dito, naka-back-to-back yan o. Dito din o. Yan. So naka-back-to-back yung ating pabahay ng ating manok. Yan o. So ngayon ay ipakita ko sa mga hindi pa familiar about sa Sampi native chicken. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng isang Sampi native chicken. So ito yung mga sampin ko. Ang mga female ay uniform sila na naka-black ang kanilang color. Tapos yung roster naman, ayan o, may red and black, ayan ang yung roster. Ayan o, dito ko papakainin sila. Sa pagkakalam ko ay wala pa akong nakikita ng ganitong klase na manok doon sa somewhere in Luzon and also Visayas. Kasi itong mga manok, itong mga sampin kasi ay nagmula po kasi yan dito sa Mindanao. Sampin, kaya tinatawag sila sampin kasi nagmula ito sa Zamboanga Peninsula. In short, sampin. May mga itlog din po dito. Tinan nyo dito, may mga itlog yung mga sampi natin oh. 2, 4, 6, 8. May wala dito doon, wala. Dito, wala. Dito, may lima dito na itlog oh. So, binili ko kasi ito mga sampin na mga RTL na
So ngayon ay nangitlog na po sila. So ngayon naman ay puntahan po natin yung ating mga pure na mga basilan ng mga hen. Yan o. Yan yung ating mga pure na mga basilan. Okay. Yan o, pure basilan. Yan o. Ang itsura ng isang pure basilan. Kuha pa tayo ng isa. Ito. Pure basilan. Kuha pa tayo ng isa. Ito. Ganda. Ito talaga yung mga pure talaga ng mga basilan. Ah. At ito naman din po yung mga basilan ko din. Mga bagong bili kasabay doon ng isa. Yan o, pakikailan nga natin sila. Yan o, mga pure basilan o. Bali, 15 to lahat. Kuha tayo ng, ito yung mga 6 months old na mga basilan. Ito ah. 6 months old pure basilan. Pero laki na niya. Yan ah. Basilan ah. Ito naman yung rooster ah. 8 months. So yun o, para makasave ko sa materials, yung mga yero na hindi na ginagamit ay ginagamit ko dito sa ating mga dito sa housing para sa ating mga manok. Although para lang naman ito sa mga manok eh, hindi naman ito pabahay para sa mga tao. Yan. Ito yung binili ko ng 2,000 na basilan. Pero naglalaro ko dito kasi nagkasakit siya ng fall cholera. Yan o. Yan o. Yan o, nagkasakit ng fall cholera. Ay my God. Huwag kang mamatay. Sayang ang 2,000 ko. Kung mamatay ka, yan o. Pinainom ko siya ng Sulfar QR. Yan o. Sana gumaling.
Kasi kung mamatay ka, patay yung 2,000 ko. At dito, meron akong extra na roster para sa Sampino. Yan o. Uniform ang kanilang roster. Pareho talaga. Dito sa kabila yan. Ito. Meron ako dito mga native to. Yan o. Dito, may native ko dito. Pero may mga itlog na. May mga apat. Dito, tatlo. Yan o. May itlog na doon o. Yan, may itlog. Kabila din. Dito naman banda, meron dito akong mga 6 months old na basilan. At saka may shamo din ako dito. Pakita ko sa inyo yung shamo. Ayan. Ito yung shamo, oh. Ayan na. Ito yung shamo ko na 6 months. Ito, laki ng ano, pa. Ito. At ito, basilan. 6 months old basilan. Dito, binon din po ako ditong pure basilan. So marami ang basilan ko dito kaysa mga bisayang manok. Ito. Ito na lang. Ito. 3 months old basilan. Ito. Basilan din to. Doon din isa, basilan. Meron pang kandado para hindi tayo manakawan ng manok. Kaya may kandado pa yung every, ano dito, every room. Ito. Ito yung pinaka delikado. Dahil ang ginamit ko na roster dito, yun yun o, Peruvian. Game foul, Peruvian na pinacross ko sa aking mga Bisaya o mga native na mga manok. Ayan o. Ayan o. Manok na managat. Yan, Bisaya cross Peruvian game foul. Yan yung Peruvian. Iwan ko ba kung ano yung maging itsura ng mga ano, lahi ng Peruvian na i-cross sa native. So ngayon ay ipakita ko lang sa inyo yung dito, yung buong housing.